everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Kaya gusto niyo ba tong t-shirt ko, mga kaibigan? Gold yan ha, mga kaibigan ha. Kumikinang na gold. Ayan, gold. Ayan, ayan, gold yan, gold. Kung gusto niyo po ng aking t-shirt, mga kaibigan, ganitong klaseng t-shirt, please go to the Facebook page of Wonderfully Made. Kasi Wonderfully Made po ay isang online gift shop. At sa pamamagitan po ni Wonderfully Made ay makakabili po kayo hindi lang po nitong t-shirt na to. Pero itong mga ganitong klase rin pang regalo sa inyong mga minamahal sa buhay. Yan, mga ganyan. Pwede rin po sa mga corporate events, anniversaries, weddings, christenings, any other events. Pwede po kayo umorder sa kanya. Gagawin po niya, mga kaibigan, siya po magkahanap ng pang regalo. Siya rin po ang magbabalot at siya rin po ang magpapadala sa inyong mga minamahal sa buhay. So kung gusto niyo po ng ganitong klase mga regalo sa inyong mga minamahal sa buhay, kontakan niyo lang po si Wonderfully Made at wonderfullymade.ph. At kung gusto niyo po nitong t-shirt na to, orderin niyo po kay Wonderfully Made. Alright. So marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. At kung hindi niyo pa po nagagawa, please, please, please click subscribe. May subscribe button po tayo sa baba. Also, huwag niyo rin po kalimutan na mayroon tayong notification bell. Pag-click na rin po yung notification bell para malaman nyo po kung mayroon tayong mga bagong schedule ng live streams or mga bago naka-schedule na uploads and all of that. Please also don't forget to like and to share yung ating po live stream, and most importantly po, pa-share po yung ating mga replay na ina-upload po natin daily. Yung mga uploads po natin dahil tayo po ay nagiging biktima na ng throttling, hindi lamang po sa Facebook pero pati na rin sa YouTube. So kung gusto nyo pa po kung tumagal sa YouTube, ayun na nga, paki-share na rin yung ating live mga replays natin. Ano na ina-upload natin daily. At ano pa ba? Paki-follow na rin po ko sa ating second channel, backup channel po natin 'yon, just in case things go, you know, things go bad. Ayan, so may backup channel tayo, mga kaibigan. Alam niyo na 'yon. So hindi ko na masyadong i-announce kasi baka mamaya may mga tao dyan sa paligid-ligid na may mga masasang balak. Ayan. So bahala na sa buhay nila. Anyway, ayun mga kaibigan, at bago tayo magpatuloy, no, nais ko po mag-extend ng isang bonggang pa-shoutout sa isa pong isa pong follower natin na I just found out today na even before a tragic event happened to this person, eh sumusubaybay na raw siya sa atin daily. At natutuwa po ako na even after an apparent stroke, eh she still finds time kahit na minsan daw napupuyat, ayan, na manood po sa atin. And extend a very, 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 very special shoutout kay Nanay Clarita Kalingasan. Ayan, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Pasensya na po, ngayon lang po nakarating sa akin yung balita na kayo po ay na-stroke. Binalita natin to na si Kois kinarga ng Maguindanao. Johnny Baroma, salamat sa iyong super chat. It's very, very much appreciated. God bless. Ito na nga. Kaisa. Ang tawag. Kaisa. Isko Sara. Isko Sara yan eh. Isa. Mga mangudadato, isinusulong ang Isko Sara tandem sa Maguindanao. Yan. Napag-usapan natin ito kahapon, mga kaibigan. May kaya ni Isko to? Malamang no, kamay ni Isko. Hindi kasi kita dito eh. But anyway, tapos napag-usapan din natin na kawawa naman si Doc Willie. Kasi siya yung naiwan sa ere. Willie Ong sits out Isko's Maguindanao events where isa gains ground. Yan. So mga kaibigan, dahil dyan na-hurt daw si Doc Willie Ong. Sabi niya, na-hurt daw siya. Sabi niya. Sabi niya sa ABS-CBN. Siyempre, na-hurt ako, sabi niya. Masakit yun. I understand where it comes from, pero tiis lang ako, wala akong complaint. Go lang ako, sabi ni Doc Willie. Ngayon, mga kaibigan, sumagot si Isko. Depensi.
Defensive ang lolo nyo, mga kaibigan. Defensive ang lolo nyo. Pakinggan natin yung balita. ...sa na mga kandidato sa hindi nila running mate. Pero narindigan ang mga tumatakbo sa pagkapangulo at pangalawang pangulo na solid sila sa isa't isa. Nasa front line ng balitang yan si Romel Lopez. DDS, as in Dumagoso Doc Willy supporters? O baka naman Dumagoso Duterte supporters? Issue ngayon ang mix and match ng mga kandidatong pinagtatambal kahit may kanya-kanyang running mate. Sa ikatlong araw nga ng paglilibot ni Mayor Isko Moreno sa Mindanao, Isko Sara Tandem ang sigaw ng ilan. Yan nga raw ang isa sa mga dahilan kaya hindi niya kasama sa kampanya roon ang katandem niyang si Doc Willy Ong. Ayaw namin siyang mapaya. If you're true to your partner, o sa baka maalanganin ka lang. O kasi may iba naman silang preferred candidate, which is... Babasagin ko lang si Isko dito, mga kaibigan. Sandali lang. Hindi ko matiis eh. Kanina pa ako nagigigil dito eh. If you are true to your partner, hindi ka maghahanap ng kalaguyo. If you are true to your partner, you will be faithful to that partner until the time na kailangan nyo ng mag-ganun. Sasabihin, dadahilan na mo kami na if you are true to your partner, ayaw mo siya mapahiya. Kinangaw mo kaming tanga. Kung totoo ka sa tandem yung dalawa ni Doc Willy Ong, in the first place, dapat wala ka dyan. Dahil alam mo na hindi nila kakargayin si Doc Willy Ong. Sinong kinangaw mong tanga? Kami o ikaw? Tuloy natin to, mga kaibigan. Sila naman ang nag-host, sila naman ang gumastos, sila naman ang tumulong. So kami ganun, para hindi naman, para bang nilagay ko si Sam sa isang area, tapos ipapakulang pala sa Cruz o mapapayala, kawawa naman. Sa kabila niya para kay Yorme, si Doc Willy pa rin ang kanyang vice president. Ako po, Isko Doc Willy. Saving face! Pilip. Saving face! Sabi naman ni Doc Willy, focus lang ako sa kailangan kong gawin eh, diba? Salamat kay Mayor Isko, pinili niya ako, nakatakbo tayo bilang vice president, pero ngayon, nasa akin na yung bola eh. So tuloy-tuloy tayo hanggang May 9. Walang atrasan to. No comment naman daw si Mayor Sara sa pagtatambal sa kanya sa ibang kandidato. Bukod pa riyan, kamakailan lang kumalat sa social media ang litratong ito ni na Pangulong Duterte, Senador Bongo at Cebu Governor Gwen Garcia na naka-God first sign na tatak ni Yorme. Fact check lang po, lumang litrato po yan, paglilinaw rin ng palasyo. Wala po. Question po, mga kaibigan, kasi hindi ako familiar. Ano po ba yung hand gesture ng Juan Cebu? Hindi ko kasi sigurado eh. Ganito po ba yung hand gesture ng Juan Cebu? Kasi di ba yun yung partido nila? Juan Cebu? Kasi yun ang una kong naisip eh. Kasi si Governor Gwen yan. So, una kong naisip, baka ano, kaya nakaganon kasi Juan Cebu. O, yun naman pala. Comment ng mga tao dito, yes, o, yan daw ang hand gesture ng Juan Cebu. Yun ang alam ko eh. Ito yung hand gesture ng Juan Cebu. Kasi may, bakit nandito to? Kasi may kumalat na picture na ang Cebu daw, si PRRD at si Bongo, ay kay Isko Moreno na daw. Kaya may ganyang, may pa-fact check si ano, News 5. Kung ini-endorse, sabi ni Pangulo na he will not endorse any presidential candidate unless there is a justification or he sees the need to do so. But so far, up to now po, up to this point, ay wala po siyang ini-endorse. Sa ngayon, hati pa rin sa dalawang paksyon ang partidong PDP Laban kung saan kabilang si Pangulong Duterte. Habang sa kabilang bakod naman ang PDP, si presidential candidate Senator Manny Pacquiao. Naninindigan siya na siya ang tunay na kandidato ng PDP Laban bagamat tumatakbo siya sa ilalim ng partidong PROMDI. Ako naman ang presidente ng PDP Laban. Nagkaroon ng alliance ang PDP at saka PROMDI. No, pagdating ng panahon, tatawagin niyan PDP PROMDI. Kaugnay naman ang issue ng mix and match sa mga kandidato, sabi ni Pacquiao. Choices naman ng tao yan. Ang tao naman pipili kung sino ang gusto na maging pangulo at sino maging vice presidente.
Pinagmalaki rin ni Pacquiao ang karanasan ng katandem niyang si Congressman Lito Atienza. Wala rin daw itong bahid ng korupsyon. Habang nasa Iligan City naman, aminado si Vice President Lenny Robredo na hindi maiiwasan ang mix and match ng mga kandidato, pero giit niya. Wala akong ibang Vice President, si Senator Kiko Pangilinan. And malaki kasi yung malaking proseso, malalim na proseso yung pinagdaanan ko kung bakit siya yung pinili ko. So ito ipapaglaban natin until the very end. Malalim dun. Matatanda ang may ilang supporter si Robredo na sumusuporta rin kay Mayor Sara. Solid naman daw ang tambalan ni na Senator Ping Lacson at Senate President Tito Soto. Di ba may lumalabas na Isko Sara, may Lenny Sara, minsan may lumabas pang Ping Sara. So ang statement ko agad, without taking anything away from Mayor Sara, ang Vice President ko, si Tito Soto. Now, I don't know about the other presidential candidates. Yung isa, narinig ko, I can serve with any Vice President. Yung isa naman, hindi sinama yung kanyang Vice Presidential candidate. I want to assure, as the Senate President, that we'll stick it out, ano, no matter what. Ngayong araw nga, naglibot ang Lacson-Soto tandem sa Laguna na isang vote-rich province. Nagbabalita mula sa Frontline, Rommy Lopez, News 5. Hindi ko pa rin matake yung sinabi ni Isko. Promise. Hindi ko pa rin matake talaga yung sinabi ni Isko. Balikan nga natin. Hindi ko talaga matik. Ulitin nga natin, baka kasi nagkamali na onting. Kaya hindi niya kasama sa kampanya roon ang katandem niyang si Doc Willie Ong. Ayaw namin siyang mapaya. If you're true to your partner, o sa baka maalanganin ka lang. O kasi may iba naman silang preferred candidate. Which is sila naman ang nag-host, sila naman ang gumastos, sila naman ang tumulong. So kami ganun, para hindi naman, para bang nilagay ko si Sam sa isang area, tapos ipapakulang pala sa Cruz o mapapayala, kawawa naman. Sa kabila niyan, para kay Yorme, si Doc Willie pa rin ang kanyang Vice President. Ako po, Isko Doc Willie. Period. Sabi naman ni Doc Willie, andun ka sa Maguindanao kung ganun. Hindi ko talaga makita yung punto, mga kaibigan. Totoo lang. Hindi ko talaga makita yung punto na bakit ka nang nagpunta. Parang naikinig sa akin si Doc Willie. Dito sa picture. Dito sa ano. Anyway, natistang ako ng konti. Hindi ko makita yung punto nung sinabi niya ni Isko na pinoprotektahan ko lang si Doc Willie para hindi siya mapahiya sa Maguindanao. Alam mo, Isko, kung ayaw mo talagang mapahiya si Doc Willie, dapat hindi ka nagpunta ng Maguindanao. Kasi hudang mawalan ka ng boto dyan sa Maguindanao, Sultan Kudarat, Cotabato. Kasi ang binobroadcast niya, pinoprotektahan ko lang yung kandidato ko. Ganyan ba yung pagprotekta ng kandidato? It doesn't work that way. Hindi ganyan. It doesn't work. Loyalty doesn't work that way. Parang sinabi ko na ganito, sa sobrang mahal ko yung misis ko, kapag galit ako sa kanya, instead na ibuntun ko sa kanya, mambababae na lang ako. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Kesa magalit ako sa misis ko, mapagsalitaan ko siya ng masama, ang gagawin ko, maghahanap na lang ako ng babaeng kamukha niya. Gagawin kong babae. Ito yung pinagtatanggol mo, Vivian Velez. Kasi yung pinagtatanggol mo, kasi si Vivian Velez, mga kaibigan, may post siya recently. Kasi maraming ang sumita eh. Maraming sumita dyan kay ano eh, kay Isko eh.
merong post to si Vivian Velez na inaatake daw ng mga Marcos vloggers and supporters si Isko. Hindi namin inaatake si Isko, kino-call out namin siya sa kalokohan niya. Ganun yung argument dyan ni Isko. Para hindi mapahiya si Doc Willie, hindi ko na lang dinala sa Maguindanao. Kasi mapapahiya lang siya doon, kasi hindi siya yung preferred vice presidential candidate. Okay, ba't nandun ka? Akala ko ba totoo ka sa partner mo? The stress! Inside. Sabi ni Siljan De Leon, Doc is dying inside na din. Simple-simpleng math yan eh. 1 plus 1 equals 2 lang naman yan eh. Hindi yan 1 plus 1 divided by the square root of whatever raised to the power of whatever. Huh? Don't complicate the matter. Kaya nagsalita si ano, kanina na narinig ko tong kay Mike Abe ng SMNI. Narinig ko to. Ito sabi ni Mike Abe. Commentary lang naman. Commentary lang. Ito sabi niya. Mike, hindi ng mga sagot, ang reaksyon ng the 30th part of this camp tema. Hindi natin masisisi. Sila yung mga original na DDS talaga. Mm-hmm. Pero binago na pala ng kampo ni Moreno yung ibig sabihin ng DDS. Hard, dumagoso supporters. Ginawa ng... Matindi ang pangailangan. Matindi ang pangailangan. Pati ba naman yung DDS kukopyahin? alam mo naman, di ba? Naalala mo, gusto rin niya yung endorsement ng Pangulo at maging ng PDP laban. Isa pa yan eh. Mm-hmm. Alam mo bakit? Isa pang masakit yan kay Ong. Pinipilit niyang makuha siya ng Malacanang. Ibig sabihin, inilalaglag niya si Ong. Kasi ang Malacanang, natural, ang kanilang kandidatong vice president si Inday, Sara Duterte Carpio. Kahit anong mangyari yan, kumulog kumidlat. Ang Malacanang ay kay Sara kasi anak yan eh. Tapos ngayon, pinipilit niyang siya yung suportahan. So, tahas ang nilalaglag niya si Ong. Again, kawawa talaga si Ong. Doktor lang, kaya nakakapag-control. Kung hindi ito doktor, baka inatake na sa puso yung mamang yun. At hindi nung panlalaglag sa kanya ni Moreno. Harap-harapan eh. Masakit yan. Kita mo na isang araw yung press conference. O kayo mga taga-PDP laban, wala naman kayong kandidato. Ako na lang ang kuhanin ninyo. Kanyang katindihan, kanyang pangangailangan. So, pag nagsalita ka ng ganyan, at hindi pangangailangan, inihuhulog mo ng harapan yung iyong kandidatong vice president. Ganong kasakit ang ganyang ginagawa. Diba? Eh, hindi ako maka-om. Sinasabi ko lang ho, binabasa ko lang yung sitwasyon. Yes. Paulit-ulit yung kanilang ginagawa ng paghulog kay Ong. Paulit-ulit yung kanilang ginagawa ng pananakit kay Ong. Di ba? Kasi bakit gusto mong suportahan ka ng Malacanang? Ay, ang Malacanang may kandidatong vice president. Hindi pa nga nagkakandida, hindi pa nga nagdi-declare ng presidente. Eh, bakit gusto mong makuha ka ng Malacanang? Hindi naman pwedeng mag-declare ang Malacanang na ito. Halimbawa, sabihin ng Malacanang, oh sige, ikaw na nga aming kandidato, kasama si Ong. Kalokohan yun. Paano gagawin ng Malacanang? Ay, nandiyan si Inday. Inday ng buhay nila. Inday ng buhay ng marami. Diba? Ay, nako talaga. Kaya itong si Isko talaga, artista ang dating, hindi mo maintindihan. Again, tatanungin ko, yan ba ang gusto natin maging pangulo ng bansa? Leader by example? Ngayon pa lang, kilalang kilala ninyo na. Wow. Wow talaga. Pardon. Wow na wow. Wow. Pardon, doon sa PDP laban naman, kung gusto niyang hingin, nag-react doon si Senator Manny Pacquiao. Eh, kasi alam mo naman, hindi pa nga nagkakasundo yung kanila yan, eh. Pilip, sa kanila yan. Si Senator Manny Pacquiao, tatakbong Pangulo. Eh, bakit doon pa siya humihingi ng suporta siya? Hindi na nga eh. Hindi. Yun na nga ang pabigla-biglang statement ni Moreno. Hindi niya alam yung sarili niya, sinisira niya. Isipin mo, kakantiin mo yung PDP laban. Eh, nandun si Manny Pacquiao. Hindi pa naman tapos. Hindi pa naman close book yung issue na yan. Mm-hmm. Si Pacquiao, meron pa rin karapatan sa PDP laban. Oo, meron pa. Hindi pa tapos ang issue yan. Ay, siya yung kandidato ng... Siya yung kandidato. Mm-hmm. Yung kabila, wala talaga. Pero, ganun katindi. Ganun. Ang babaw eh. Sabi ko nga, yun nga yung tamang lingwahe. Wala na kumagamit eh. Mm-hmm. Sumobra ang pangangailangan. Mm-hmm. Sobrang-sobrang pangangailangan. Ang problema, hindi naman ganun. Ang dapat statement ng isang presidential candidate, maging leader ka ng 110 million Pilipino. Mm-hmm. Madali sabi, ito masakit, pero ito yung totoo. Mm-hmm. Ako, ang aking tingin sa kanya, makasarili.
Ayun. Makasarili ka. Nako po, ayan. Ganon dating. Ay, wala ka namang pwedeng gamitin lingwahe niya kundi ganon eh. Kasi ang dating eh, ako isa, basta makasalba ako, bahala na yung kasama ko. Diba, ganon ang dating eh. Ako na lang kuhanin niyo, kayo kailangan ko kayo. Ako yung kandidato niyo. Eh, hindi nga pwede. Meron kang baggage eh. Meron kang kasamang hindi mo pwedeng ihulog. Yes. Dahil nga kinuha mong vice president. Ganon katindi po, paulit-ulit tayo, pero yan ang dating. Makasarili ang dating. Huwag kayo magagalit. Kanya-kanya tayo ng opinion. Sarili kong opinion yon. Hindi opinion ng SMNI. Sarili ko lang. Makasarili ang galaw. Ayun. Yun. Makasarili talaga. Makasarili talaga, mga kaibigan. Nakailang partido na ba yan si ano, Cisco? Diba? Nakailang partido na yan? Sampu? Sampung partido na yata na samahan yan eh. Kung sino yung malakas dun siya. Yan. Kung sino malakas dun siya. E nagkataon, tumakbo siya ng presidente, wala siya ngayon maangkla ang malakas. E malakas si BBM eh. Wala nang atrasan, wala siya maangkla ang malakas. E yun nga. Yun na. Yun na. Galawang ambisyoso. Yan. Ba? Dami na niya ng partido na puntaan eh. Tapos ngayon namamangka sa dalawang ilog pagdating sa katandem. O, ala ka sa buhay mo. Naglabas ka lang ng kulay mo agad, maaga pa. Mabuti na yan, nagpakilala na si Isko. Imagine, mangangako siya sa atin. Sinabi ko ito kagabi, ulitin ko lang ulit ngayong gabi. Mangangako siya sa atin na maggagawin niya ang lahat para maging pangulo ng, na maging maayos na pangulo ng Pilipinas. Eh yung simpleng commitment niya kay Doc Willie, hindi niya magawa. Simpleng commitment niya dito sa mamang to, mga kaibigan, hindi niya magawa. Diba? Simple. Ang commitment ko sa'yo, ikaw ang vice president ko. Pero kapag nandun tayo sa grupo na puro makasara, hindi ka tayo sasama, pasensya na. Ganun lang talaga ang sistema sa politika. Buti naman, nagpakilala ka na, Isko. Pakilala ka na. Nangiiwang ka sa ere. Kaya kahapon, mga kaibigan, no? Pinakita ko po sa inyo to. Si Mayor Sara will not abandon Marcos for another presidential candidate. Sabi ng Lakas CMD. Yan, the Lakas CMD extends our fraternal greetings to all political groups that have come out in the open to express their support to our Vice Presidential Candidate, Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Your dedicated service to the Vice Presidential Candidate of Mayor Sara truly warms our heart and inspires all of us to work harder in order to secure an overwhelming victory. We do not condone, however, efforts of certain groups to pair Mayor Inday Sara with other presidential candidates. Lakas CMD has entered into an alliance with the PFP and we are committed to honor it. Wala si Isko niyan. Commitment. Yan, kulang si Isko. Matagal na niyang pinakita yan, mga kaibigan. Sa pagtalon-talon pa lang niya ng partido, na ipakita na niya yan, wala siyang commitment. Nung nag-umpisa siya maging mayor ng Maynila, nabudol tayong lahat. Akala ko maayos siya. Hindi pala. Tapos ngayon, ipinakita lang niya lalo kay sa atin lahat. Sa pagtrato niya kay Doc Willie Ong, kung gaano siya walang commitment. Walang loyalty, walang commitment. Wala. Nga. Iyak. Si Doc Willie. Magparo-paro G na lang si Isko. Paro-paro G. Eh. O sige, pag naupo na yan, sige, isipin nyo nga, paano?
paano kung gusto na naman bumalik ng maggumawa na naman ng kalokohan mga kano sa Pilipinas? Okay lang? Paano pag gusto ipasok kung pumasok ng ICC sa Pilipinas? Di ba sinabi na ni Iskuya nung una, sabi niya nung una, papayagan ko silang pumasok, mag-imbestiga sila. Tapos all of a sudden, biglang, ay hindi, hindi ko sila papayagan pumasok. Ay, ganun. Nagbago bigla ang isip kasi may nililigawang ang kandidato, si PRRD. May nililigawang ang endorsement yung kay PRRD. Naman, paro-paro G ka pala eh. Paro-paro G. Nag-comment din si Senator Bato. Sabi ni Senator Bato, I was the one assigned by Mayor Sara to deal with these groups. Sabi ni Mayor Sara, nagpapasalamat siya kung siya'y sinusuporta ng iba't ibang kampo. But, sorry, hindi niya iyan matanggap officially dahil uni-team si Inday Sara. Hindi pwedeng divided team. Uni-team nga, hindi pwedeng divided team. Uni-team yan, hindi divided team. Kaya stick to one siya. Ang kanyang presidente is only one, kundi si Bongbong Marcos. Yan ang sinabi kanina ni Senator Bato de la Rosa. Kahapon pa. Ano, kanina. Doc Willie, isipin ko na lang nakikinig ka sa akin ngayon. Kasi nakatingin ka sa akin eh. Sabi ko na lang na ikinig ka sa akin ngayon. Ay nako. Now let's unpack this. Mga kaibigan, a leader will only attract the same kind of people. Tagalog, ang isang leader ay makakakuha lamang ng mga taong katulad niya. Feeling ko ito si Doc Willie, biktima lang to ng circumstances. Nabiktima lang siya. Pero, tingnan nyo naman sino nakapaligid kay Isko. So mga kaibigan, pag-isipan niyo, lalo sa mga Iskonyans na nandito tsaka yung mga nakikinig doon kay Bugaw. Pag-isipan niyo maigi. Pag-isipan niyo maigi. Pag-isipan niyo maigi kung dapat niyo pa bang painggan tong mamang to. Si Isko. Tsaka sa Gcash Boys. Kasi hodang I don't care if you call my vlog boring, I don't care as long as I am telling the truth. Doon na ako sa nagsasabi ng katotohanan kesa paikutin ko mga kokote nyo, bulahin ko kayo with fake facts. Sabi nga ni Lenny, fake facts. Fact na nga eh, ibig sabihin, it's true. But anyway, kaysa bulayin ko kayo ng kapekean or kung whatever man dyan. Diba? Magalit na kayo kung magagalit sa akin yan. Si Argo nagagalit sa akin yan pag binabatikos ko si PRRT. Does it mean na mali yung sinasabi ko? Not necessarily. We can all agree to disagree. But the fact of the matter is, when it comes to credibility, commitment, mukhang sablay si Iso. Sablay si Kois. Sablay si Yorme. Wala. Iyak. Iyak kayong lahat mga kaibigan kung iboboto niyan si Isko. Iyak. Iyak. Doon na ako sa mamang laging binabato ng fake news pero napapatunayan niyang mali. Kesa dun sa taong naglilinis-linisan, labi ko, pa-humble effect. Sinasabi, ang pinakamahal kong kotse, van.
Pero sa totoong buhay, may mga luxury cars. Ay, hindi, simpleng mamamayan lang ako. Pero nakatira sa ganitong bahay na ganitong halaga ang tinitirahan. Huwag na tayo magbulahan. Huwag na tayo magbulahan. Simpleng mamamayan, nakatira sa Alabang 400. Really? Hindi ko alam kung anong simpleng definition ng simpleng mamamayan. Kung ganun ang sitwasyon. Hindi pa po Ayala Alabang. Alabang 400. Pero, yun ang sinasabi sa akin. Alabang 400 daw. Pero magkapresyo lang sila ng Ayala Alabang. Yung mga tipong ano, yung bahay, hindi bababa ng 150 million ang isa. Hindi bababa ng 100 million ang isang bahay. Tapos ang taas-taas ng maintenance mo. Kahit magsasayaw siya ng dying inside dyan. Keber. May question dito, sabi ni Gretch. Totoo bang sa Ayala Alabang siya nakatira? Iba yung alam ko. Yung alam ko na naikwento sa akin, naikwento lang naman sa akin, ay sa Alabang 400. Sa Alabang 400, mga kaibigan, ano yun? Mamahaling village din yun. Exclusive subdivision din yun. Sa Muntinlupa. Kapitbahay yun. Kapitbahay nun, Ayala Alabang. Magkakadikit sila. Ayala Alabang nga, 50 million pinakamababa eh. Nagpapaupa sila sa Ayala Alabang, mga mahina na 120,000 naman. 200,000 naman. Wala pa dun yung HOA. Tsaka yung ano, maintenance. Hindi nga siya naging loyal sa kanyang mga partido. Papalit-palit siya ng partido, depende sa eleksyon. Hindi siya naging loyal sa kanyang kandidato bilang VP. Tingin ka uli sa akin, Doc Willie. Yan. Hindi siya naging loyal sa kanyang kandidatong VP, si Doc Willie. Oh. Expect niyo magiging loyal sa atin? That he will follow through with his commitments? I don't care kung sino pang artista ang magtanggol sa kanya. I don't care. Nagpakilala na siya. Maraming salamat kay Doc Willie at nagpakilala na siya. Naipakilala pala siya ni Doc Willie sa atin. Maraming salamat. So, hanggang dyan na lang po ang ating topic, ang ating live stream for today. Sabi ni Aryong Martelino, Manilenyo siya, bakit sa Ayala 400 siya nakatira? My question exactly. Although, kwento lang sa akin yon. Kwento lang. Okay, kwento lang. Pero marami na silang nagkukwento sa akin. So, mukhang totoo. So, mga kaibigan, hanggang dyan na lang po muna ang ating live stream for tonight. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at sa mga nasa abroad, God bless your day. Sa mga nasa Pilipinas, God bless your rest. I'll see all of you and ingat-ingat po wherever you are. Good night, everyone. Bye!